Ayon nga kay Bryant Windhorst, mga idol, hindi pa nga daw natin dapat i-roll out. Hindi pa natin dapat alisin ang opportunity na itong si Kevin Durant ay mapunta sa team ng Golden State Warriors. Nang dahil nga daw itong si Stephen Curry ay hindi pa nga daw naglalabas ng payag patungkol dyan kung gusto niya ba yung mangyari or kung ayaw niya nga. Sabi niya, Steph Curry's got that kind of clout where he can shut this down, but he's not. Kagaya na nga lang daw mga idol nung pag-shutdown neto ni Stephen Curry nung sinabi ni LeBron na gusto niya nga daw makalaro itong si Steph. At ang mga salita nga ginamit ni Curry para patayin yung rumor na pagpunta ni LeBron sa Warriors ay I'm good right now. Kaya wag nga daw muna natin mga idol alisin ang posibilidad na itong si KD ay bumalik dito sa team ng Golden State. Dahil nga rin daw mga idol sila ang may best offer na mapapa-oo nga itong team ng Brooklyn Nets. Pero nga mga idol, kung pagbabasihan natin yung sinabi na mismo ng owner ng Warriors na si Joe Lacob, ayaw niya ngang malaglag daw sa cliff. Ayaw niyang bigla na lang silang hindi magiging championship contending team or playoff team. Ibig sabihin ay ayaw niya ngang itrade ang kanyang magagaling na young player para nga dito sa 33-year-old Kevin Durant. Para nga yan, patuloy pa rin silang makapag-compete kahit wala na ang kanilang original big three na si Curry, Klay at Draymond. So sino ba mga idol ang mas maiigi nating paniwalaan, yung owner na ba mismo ng Golden State Warriors o itong reporter na si Bryant Windhorst? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At pag-usapan nga rin natin sa ating next balita, itong team ng Miami Heat dahil determinado nga silang kunin itong si KD dito nga sa team ng Brooklyn Nets. Sabi nga nila i-exhaust nga daw nila ang lahat ng kanilang options. Ibig sabihin lahat ay susubukan, lahat ng trade offer, lahat ng trade package, straight up trade ba, 3-team trade, 4-team trade, lahat ay gagawin ng team ng Miami Heat. Makuha lamang ang superstar na gusto ring pumunta sa kanilang team na si KD. Pero sigurado nga rin yan mga idol na kahit papano ay may limitasyon din. Ito nga si Pat Riley at ang team ng Miami Heat kung ano pwede lang i-offer. Una ay ayaw nga nila si Bam Adebayo. Sabi naman ng Brooklyn Nets ang nakaraan, ang tanging paraan lamang para mapunta sa inyo si KD ay kapag kapalit ni Adebayo. Kaya nga ngayon ay abangan natin kung ano bang trick, kung ano bang magic ang ipu-pull off na itong team ng Miami Heat para makuha itong si Durant. At ito namang si Rob Pelinga mga idol, sinabi na ito nga daw si Anthony Davis is ready na for next season. He is bought in nga daw, nakaput together nga siya ng kanyang biggest off-season sa kanyang buong karera. Ibig sabihin, may transformation na naganap dito nga kay Anthony Davis. Siguro hindi lamang yan physical mga idol sa kanyang build ng kanyang katawan, siguro pati na rin sa kanyang basketball skills. Kaya na-excite nga tuloy ang maraming Lakers fans dito kay AD. Tapos ngayon ay may lumabas pa ang litrato, update sa kanya mga idol, na mukha ngang naging slim si Anthony Davis mga idol. Mukha ngang balik na siya sa dating AD, yung 2019-2020 Anthony Davis, kung saan natulungan nga ang Lakers na manalo ng championship. Kaya nga mga idol, ang mga Lakers fans ay cannot wait para nga mag-umpisa ang next season at makita ang naging transformation ni AD. At yan ang nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!